mo ngayon po panahon ng pandemya, syempre hindi mo naman talaga natin matatawaran ang serbisyo at dedikasyon ng ating po mga frontliners na talaga hong pinapalakpakan ng buong mundo, 'di ba? Dahil po sa kanila pong ibinibigay na selflessness, 'di ba? Sa pangangalaga, lalo na ng mga may COVID-19. Pero alam mo, Doc, ha, nakakatuwa kasi meron din tayong mga frontliners na siguro, no, parang bilang pang-aaliw na rin, ano, sa napaka-stressful nilang schedule. Aba, may mga sumisikat na sa social media, 'di ba? Ikaw ba, Doc, nasubukan mo na ba na mag-TikTok? I do, ano, of course in Facebook Live natin, no, but not the usual na. No. I don't have that. So okay lang. Na yan, Doc. Kasi yan yung effective way talaga con to educate the public, no, to appreciate yung mga health tips, no, so by incorporating yung mga ano nga what is trending in social media. So okay lang naman yan. In fact, malaking tulong yan, no, dahil especially nung simula nung pandemya na maraming natatakot, maraming nagiging anxious, no, malaki na itulong yan, at we salute talaga yung ating mga frontliners na who paved the way para ma-reach out pa rin yung mga tao sa pamamagitan ng social media. Kaya naman, kilalanin pa po natin ang ating mga frontliners na ginamit po ang social media. Siyempre, hindi lamang para makapagbigay po ng aliw, no? Kundi siyempre makapagbigay din ng impormasyong pangkalusugan via, of course, yung medium, no, na talaga naiintindihan o relatable, lalong-lalo na sa mga kabataan. Panoorin po natin ito. Bukod sa gamot at ospital, alam na alam din ng mga medical frontliner na may isa pang lunas na nakapagpapaginhawa ng maraming karamdaman. Hindi ako pwede maging ganito ka-pretty palagi. It's unfair. I hope you like this video. Ang pagtawa o pagiging masaya. Laughter is the best medicine, di ba nga? Ako si Dr. Drew, neurosurgeon on June. Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel. Nitong Enero lang, lumipad si Steven papuntang United Kingdom. Nakipagsapalaran siya roon bilang nurse. Binibidyohan kita, ipapost ko to sa Facebook. Ah, talaga? Nitong Marso naman siya, nagsimulang mag-vlog. At mas kilala siya ngayon ng kanyang mga follower bilang si Nurse Even. Sure lang, sir. Diyan kayo magaling. Oh, ang ipahiya kami. A day in the ang life. Newbie nurse vlogger na si Even, mayroon na ngayong halos 39,000 subscribers. Bored lang daw siya, kaya niya naisip mag-vlog noon. To be honest, I don't really have plans to create memes or to create Vine. The main reason kung bakit ako nag-create ng mga ganyang klaseng content is because of boredom. It's because of the pandemic. Tusok na naman. Tusok lang, ha? Oo naman, sir. San tusok lang to. Sure na sure ako. Ang mga tulay na eksena sa kanyang buhay, nurse, mas ginawa lang daw niyang nakakatawa. Huling hingang malalim. So ginagawa ko lang siya para maaliw yung mga nurses natin sa Philippines, yung mga frontliners natin sa Pilipinas, na alam ko naman na in the midst of this pandemic, you know, naghahanap din sila ng kakalibangan. Hi everyone! I'm Faith Panana, a medical doctor from the Philippines. Ang internist na si Doc Faith, isang dekada na raw online content creator. Mula sa pagsusulat ng articles, vlogger na rin siya ngayon. Frequently asked questions about COVID. Nung nagkaroon ng pandemic, sabi ko, why not make videos? Kasi nag-i-increase na yung incident sa bayan namin, sa place namin. Tapos parang sabi ko, baka naman makahelp ako on that way, in that simple way na mag-create ng mga videos regarding dun sa mga proper way of wearing mask. When disposing your face mask, all you have to do is remove it from one side. Tumatanggap din si Doc Faith ng online consultations. Kung meron kang mga mild symptoms. So, nagkaroon ng online consultation. Kaso yung mga ibang tao, hindi nila alam anong platform yung gagamitin. I made a video parang kung ano yung mga step-by-step na pwede nilang gawin para ma-guide sila on how to do online consultations. Sa social media rin, nakahanap ng karagdagang misyon ang ibang doktor. PSS, that's it. Positive. Just as what we suspected early on.
Matapos mapanood ng radiologist na si Doc Alvin ang announcement noon ng kapuso nating si Bitoy na na-infect ito ng COVID-19, kakaiba raw ang kanyang naging reaction. Gusto ko lang sabihin na ever since favorite ko na talaga si Mr. Michael Dean. Gumawa ko ng doctor's reaction dun sa video niya. Tinake ko yung opportunity na yun para mag-spread na rin ng kaalaman sa mga kababayan natin kasi nga in the middle of pandemic, maraming tatanong kung ano ba talaga yung COVID, ano yung mga simptomas, tapos kung bakit nagkakaroon ng ganun. Kahit itong Hunyo lang siya nagsimulang mag-vlog, mayroon na siya ngayong mahigit 100,000 subscribers. What's up, YouTube? Gusto ko talaga sa vlog ko yung mga tungkol sa medical, mga trending na medical na sakit, sa mga sakit. Minsan nagpapasok din ako ng mga topics tungkol sa radiology kasi akala nila yung mga radiologists sila din yung mga rantek. So, ihambing natin sa business. Simpleng paliwanag, kaya mas madali raw maintindihan ang mga paliwanag ni Doc Alvin. Pero iba naman ang diskarte ni Doc Drew. Naniniwala siyang sa ganitong mga pagkakataon, dapat diretsahan. Tanggalin yung mali siya doon sa salita na normalize. Para bang may tumor ka, tapos kinakabahan ka. Kasi nito lang, meron kang unprotected intercourse. Dahil isang urologist si Doc Drew, wala siyang mali siya sa paggamit ng ilang sensitibong salita. More than half na mga tuli sa buong mundo. Di raw dapat ituring na basto sa mga salitang tumutukoy sa ari ng lalaki at babae. Strictly speaking, pagluslos. Lalo na kung medikal ang pagtalakay rito. Okay naman yung reception ng mga tao sa content na in-upload ko. Kahit medyo sensitive, karamihan ng mga na-encounter ko, positibo yung reaksyon. Hindi ko maiiwasan sa simula, talagang natatawa muna sila. Kasi awkward eh. Pag narinig mo mismo yung salitang ginagamit ko, pag nakikita mo yung graphics na ginagamit ko, yung paggawa ko rin naman ng video, ang objective ko is gawin siyang nakakatuwa. Sabi ni Mr. Cruz, may kasunod na libro, pambabae. Ako ay may... Nagra-ride ako doon sa awkwardness na alam kong nararamdaman ng lahat. Nakakabaog ba ang paglalagay ng cellphone sa bulsa? Sa tulong ng social media, mas madali rin tayo na makakakonsulta sa doktor at ibang medical professionals. They're just one click away. Kaya ano pang hinihintay nyo? The experts are in! To all Pinoy MD viewers, please stay safe. Thank you for staying home para ma-avoid natin ang spread ng COVID-19. At kung marami kang katanungan tungkol sa mga medical na sakit, sa mga terms na hindi mo maintindihan, pwede ka mag-subscribe sa channel ko. Ano ang dapat gawin sa iyong mga paso? Ako si Doc Drew, Eurosurgeon on duty. Pumunta agad sa doktor para ma-examine na maayos. Seryoso man sila o may halong patawa, ang sigurado lang, mga eksperto silang dapat pakinggan at i-follow.